Magandang gabi po mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Napanood po natin ang interview kay Manny Pacquiao ni Malomang Has, kung saan po inilahad ni Manny yung kanyang pong achievements, lalo na po sa boxing. Na talaga naman pong hindi natin may tatanggi na malayo po ang narating ni Manny sa larangan ng boxing. At ito po ay ikinararangal lahat ng mga Pilipino. Hindi na po ito mabubura. At sa totoo lamang po, sa lahat ng mga naging sikat na boksingero sa buong mundo na, ibang-iba po ang narating ni Manny. Sapagkat si Manny Pacquiao po, bukod sa nagsumikat na naging boksingero, naging congressman po at ngayon ay senador. At mukha po 90% tatakbo sa pagkapangulo ngayong 2022. And that is a year to go. Character wise, talaga naman pong mabait si Manny. Hindi po tayo nakarinig minsan ng anumang kwento tungkol sa kanyang pagiging suplado, tungkol sa kanyang pagiging abusado, tungkol sa kanyang pagiging yung pagiging mapagmataas. Wala po tayong sorry po. Wala po tayong mga negatibong naririnig na mga ganong komento laban po kay Manny Pacquiao. On the contrary, makikita po natin ngayon na si Manny Pacquiao ay malapit po sa Panginoon. Sapagkat ito po ay parang pastor na rin bilang isang Christian. So, in other words, everything in Manny is positive. Matulungin. Marami na pong natulungan din. Hindi rin naman po yan eh maitatanggi. So, 100% po Manny Pacquiao is positive in all respects. There is nothing negative with him. As a senator, nag-perform. As a congressman, he also performed. So, mukha po talagang perspective si Manny. And we have nothing against his ambition to become president. Una, matalino po. May talino si Manny Pacquiao. May pera din po. Ibig sabihin, kaya po niyang i-sustain financially ang kanyang nationwide campaign for presidency. So most likely po, mukhang hindi mahirap para sa kanya na maging pangulo. At mukha pong tatangkilikin naman. Ngunit, ito po ang paninindigan ng sambayan ng Pilipino tungkol po dito sa ambisyon ni Manny Pacquiao para maging pangulo sa 2022. Iba po, Mr. Pacquiao, iba po ang pagiging pangulo. Hindi po nangangahulugan na naging matagumpay kayo sa ring, sa larangan po ng boxing, at
kayo ay naging congressman at naging senador, hindi po ibig sabihin noon magiging magaling kayong pangulo ng bansa. Alam po natin maganda ang inyong adhikain. Maganda po ang inyong pangarap para sa bayan. Sabi nyo nga, kailangan masolbar, masolusyonan ang problema sa kahirapan dahil ito ang ugat ng rebellion o itong mga problema dulot ng CPP, NPA, NDF. At ang sabi nyo pa rin, kailangan malinis ang pamahalaan mula sa korupsyon ng mga politiko at sino mga empleyado na rin in general. Totoo pong lahat yon. Sabi nga natin, lahat ng sinabi mo, sinasangayunan po natin. Ngunit ipagpatawad po ninyo ang pagiging pangulo po ay hindi sapat yung tiwala sa sarili, tiwala sa Diyos, kagandahang loob, naging matagumpay tayo sa larangan na ating sinimulan, hindi po nangangahulugan na magiging magaling at matagumpay pa rin ang pamumuno ninyo bilang pangulo ng bansa. Lalo na po sa panahon ngayon. Ang kailangan po natin, isang tao, unang-una po, na mayroong matigas na puso, of which you are lacking. Bakit po kailangan natin ang matigas na puso at kamay na bakal? Sapagkat with the kind of problems that we are confronted with posed by hardened criminals, hardened corrupt politicians, sindikato sa droga na sigurado pong babalik pag nawala si Pangulong Duterte. At kung mahina ang Pangulo, takot pumatay dahil maka-Diyos. At hindi po ganun katalas ang kanyang pangunawa sa mga bagay na dapat isisunan agad-agad na dapat gawin. Ito po ang mga hamon, challenges sa sino mang dapat na maging pangulo ng bansa. At sa 2022 po, yan po ang nakikita natin sa katauhan ni Inday Sara Duterte. Sa iyong marahil, ang pinakamataas na pwedeng subukan mong takbuhin, Manny Pacquiao, ang Vice President. You can be a very good assistant to the President with the kind of man you are. There is no doubt to that. But as a president, hindi pa po kayo hinog. Hindi pa po hinog. Sapagkat
ang kulang sa iyo ay ang sobrang pagiging mabait. Mabait po kayo. Ang isang pangulo na mabait sapagkat matindi ang kanyang paniniwala sa Diyos, katulad ng sinasabi mo. At meron po kayong intelligence, di naman po maitatanggi yan. But we need a kind of intelligence which is that kind that Sara Duterte has, President Rodrigo Duterte has. Yung isang talino, innate, immediate na nakakapagpasya with the use of force if necessary. Hindi kayang paikutin ng kanyang mga advisors sapagkat sa dami po ng advisor ng isang pangulo, kanya-kanya pong sip-sip yan. Iba-iba po ang sinasabi. Kontra-kontra yan. Kaya kung hindi po malakas, hindi po decisive, ang decision-making ability ng isang pangulo, katulad po ni Pinoy, katulad po ni Cory, katulad ni Iraq, napapaikot po, napapaikot ng kanyang mga advisors. To the extent, even GMA, magaling na po si GMA pero napaikot pa rin po. Look at Hayat Team. Yung nangyari po, GMA was advised to say sorry by the Hayat Team people. And afterwards, nag-break away sa kanya. Denider po siya. Had it not been because of the support of Ramos, bumagsak po doon si JMA. Si Ramos magaling din po. Kaya lang po, hindi siya kasing harsh kung mas matigas ang puso. Matigas din ang puso niya, pero mas mabait kung ikumpara kay Duterte. Si Digong po mabait. Pero ang kanyang kabaitan ay naroon pong rikado ng isang matigas kamay na bakal at matigas na puso ang kinakailangan upang ipatupad ang nais niyang pagbabago na alam niyang tama against all advices given to him by his advisors. In fact, lumalabas po sa sistema ng pamumuno ng kasalukuyang Pangulo that he is on top. Siya po ang nagkukuman. Ang lahat ng mga nasa paligid niya nagbibigay ng suggestions. At at the end of the day, the president makes the decision for himself at lahat ng nasa paligid niya napapasunod niya. So he is on top of the situation. This is the kind of president that we want to have para maging decisive po ang leadership niya. Sa ngayon po, by 2022 to 2028, we believe with all honesty that you are not ready for that. Although, very potential po kayo. Kumbaga, in terms of percentage,
Sabihin na po natin nasa 80 to 90% na po kayo. At this scale. So, instead of running as president, we would rather advise you to run for VP or vice president as a training ground for a very strong president, which we need anyway. Si Sarah po, the way we look at her, by experience as chief executive ng City of Davao, kung saan ang galing si Pangulo Duterte. So, as to the decision making for executive functions, meron na po siya noon. Plus, the most important, the innate intelligence in here with that iron heart, iron hand. Nakita po natin ito nung nangyari, sinapok na ang sheriff sa Davao. Na meron siyang ganong lakas ng loob, tapang, para gawin ang bagay na sa tingin niya ay tama. So doon mo nakikita na she is prepared emotionally, intellectually, and experience-wise. Plus the fact that being the daughter of the incumbent president whom she would going to succeed in office kung siya po ay tatakbo, masisigurado po natin na itutuloy niya ang iniwang yung mga unfinished business ng kanyang ama. So magkakaroon po ng continuity yung sinimulan ng kanyang ama. With you, Manny Pacquiao, and the other aspirants, kung sakali, even for instance with Bongbong Marcos, we could not be sure na itutuloy po nila ang legacy. Itutuloy nila ang unfinished business na sinimulan ng ating Pangulo ni President Rodrigo Duterte. Bakit po? Because it is natural for any person who becomes president to ambition to have his own legacy. Magkaroon siya ng sarili niyang trademark. At gagawa siya ng iba niyang mga programa away from the previous. Kasi kung itutuloy niya, sasabihin hindi naman kanyang achievement yan. Achievement yan ng kanyang predecessor. So most likely kakalimutan. Bibitawan. And ito po nangyari. Ito ang political culture natin. Kaya, inuulit natin, ang nangyayari po, paulit-ulit. Every new president, new policies, new program of governance, new projects, yung previous, iniwan. And these are the things that we do not want to happen because we believe what President Duterte has to be continued. Kailangan pong ipagpatuloy yan. Nang sa ganun, maging sustainable po yung mga nasimulan na magandang programa from 2016 to 2028. Kung ano man yung
ganyan yung plano. Kaya yan po ang dahilan kung bakit ninanais po natin si Sarah. Well, of course, karapatan mo yan, Manny. At sabi nga natin, we have nothing against you except this belief, personal belief anyway, opinion, that you are not yet ready for the position. Bakit? Sapagkat sinasabi nga natin, you need to equip with this executive functions, especially the highest one. Ang mangyayari po kasi dyan, kapag ikaw ang naluklok, definitely, you would be depending on advices upon you. And most likely, ito po ang nangyayari. Kaya ang presidente ang nagiging parang sunod-sunuran sa kanyang mga advisors. Instead of being on top of the situation, commanding people around him, ang nangyayari po, ang Pangulo, kalimitan, ang nagiging sunod-sunuran sa kanyang mga advisors. And because of that, nagiging weak ang leadership niya. Sapagkat kung ang isang tao mayroong malaking responsibilidad, management of the whole country, where he has to do functions internally and externally, at kulang ang kanyang karanasan, kulang ang kanyang talino, kulang ang kanyang tapang, lakas ng loob, kulang yung masyado sa mabay, hindi niya kayang, dahil masyado sa makanyos, hindi niya kayang magpapatay, hindi niya kayang manakit. Ang mangyayari po dyan, magiging mahina siyang Pangulo. Ngayon, sinasabi po natin, kasi kapag may paninig, pag may tiwala ka sa Diyos, tutulungan ka, and you know, because God is love, ibawal itong mga patay sa kalaban na to, pag mananakit, bawal kang gumawa ng ganito. Sa tingin natin, kontra sa itinuturo ng Biblia, eh, ang liderato mo talaga ay magiging mahina. Ayan, eh bakit ang mga Pilipino ba ibig sabihin hindi na tayo maka-Diyos? Ang ibig lamang po natin sabihin dito, una, maka-Diyos po tayo, naniniwala tayo sa Diyos. Pero binigyan po tayo ng talino for us to decide what to do given the situation with the best we can. And we believe that force is not excluded in godliness. Ang paggamit po ng persa o ng force, hindi po yan ay hindi po labag sa Biblia. Sapagkat even in the Bible, mayroong mga instances po na gumamit din naman ang Diyos ng persa. Halimbawa po dyan na masasabi natin yung Sodoma, yung sinasabi sa na nagkaroon ng
Unang paggonaw sa mundo, kung ano man tawag doon. Dahil sa marami ng kasalanan ng tao, ginawa ng Diyos na magunaw. At itong pangasakwento na yun, na yung isang sabi ka, takbo kayo kasi sapagkat huwag kang lilingon, ilumingon, naging asin. Sa isang sa bagong tipan, yung instance na nilatigo ni Kristo ang mga nagtitinda sa simbahan. Sapagkat sabi niya, ito ay paglalapastangan sa tahanan ng aking ama. So in other words, force is not excluded for being godliness. Provided, of course, however, that the use of which is necessary given the situation and based on good motives. Ibig sabihin, kaya mo ginagawa yun because you want something good to prevail against the evil one. And because to end that evil, the only way to do it is to use force, then so be it. Kaya po, ito po ang kailangan natin, Pangulo. Si Bongbong Marcos, kung sakaling hindi tumakbo si Inday, Sara, mayroon po siyang compared to other personality. Meron din po siyang ganitong Duterte-like attitude. Kaya maganda po ang alternative. Ang ano nga lamang po dyan, sabi, ang negative lang, o sakali, kung hindi tayo nakakasigurado, kung itutuloy na yung mga dating project ni Pangulong Duterte. Sapagkat, sabi na natin, and this is most likely, Bongbong will make his own history, especially so that his father also did one. Gumawa ng kasaysayan yung kanyang ama, si Ferdinand Marcos Sr., and most likely, Bongbong will do his, and may pera din. And he has this innate intelligence also. Bongbong is the kind of person who cannot be manipulated by his would-be advisor. Bongbong would be the kind of personality na pwede pong he would be on top of the command. Mayaman din. At siguro naman, ayan, nakikita natin, hindi naman, hindi na rin tayo naniniwala katulad ng sinasabi ni Ninoy Aquino, Junior noon, na mga Marcos ay ganun kasama. Baga, we don't believe it that way now. So, pwede na po talaga, as an alternative to Sara Duterte, Bongbong would be the best choice among the given aspirants. Sino ba ang mga aspirante dyan? Ikaw, Manny. Of course, number one. Grace po. Tito Soto. Maybe Lacson also. Of course, Lacson. Tagal na nag-ambisyon ito. Gordon. Then, maybe Pangilinan. Sino pa ang mga, kumbaga, mga aspirante for presidential roles? Ito yan.
But among the given names, of course, Sir Robredo, again, as one of the presidents of Bolsa. But among the mentioned names, number one, Cesara, number two, si Bongbong. And maybe you could be number three, Manny, in terms of choices. So I hope na, or we hope, na ito ay makita ng sambayan ng Pilipino upang mapag-aralan at magamit to the max ng mga Pilipino ang kanilang kapangyarihang bumoto at pagpili kung sino dapat ang maging pangulo. Nung mga nakaraan po, ang kalimitan na binagbabasihan ng pagboto ay yung personal benefit. Kaibigan ko po ito, binabayaran ako nito, pare kumpanya, o binili ang boto ko. But at this point in time, started with 2016 when Duterte as president, hindi naman po nagbayad na mili ng boto yan. Talagang he was voted because the people were hungry of the meaningful changes that Duterte has promised. And it appears na satisfied naman ang tao in terms of compliance with the promises that the president had made in 2016. At nais nilang ipagpatuloy ito. So, bubuto ang tao ngayon, similarly as what they did in 2016. For the time being po, tuloy muna natin ang ating talakayan. At muli po ang ating paanyaya sa lahat na i-subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyo ng lipunan. Marami pong salamat at magandang gabi.